sa te isa na namang mapayapang araw sa inyong lahat kung sama kayong sulok ng ating daigdig. At sana ay sa mabuti kayong galagayan. Ang ating vlog for today guys ay tungkol po sa ano ba talaga ang patayan sa pagpili ng ating mga appointed barangay official. Ating pong talakayin yan sa pamamagitan ng Local Government Code UBA 1991 Republic Act 7160 at ating pong talakayin kung ano pong ba ang pamantayan ng ating pulong barangay at ang kanyang mga kagawad sa pagpili ng mga appointed barangay official. Lalong-lalo na po sa dalawang pwesto, yung secretary at treasurer. Pero bago ang lahat guys, baka pwede naman makahingi ng pabor sa inyo ng pa-pindot ng ating subscriber button dyan at don't forget to hit the notification bell para po sa mga upcoming natin ng mga videos, mga informative videos na mapakinabangan nyo guys. Okay, thank you guys. Okay, at sino ba ang maaaring i-appoint ng punong barangay? Ayon sa Section 394 at 395 ng Local Government Code of 1991, ito ay ang barangay secretary at barangay treasurer. Pero kinakailangan ang pagsang-ayon ng mga kagawad provided na naabot ang kwalifikasyon ng nasabing appointed official. Okay. Mga kwalifikasyon: legal age, qualified voters, actual resident of the barangay, not a member of the kasangguniang barangay, not a government employee, not a relative of the punong barangay, hanggang 4 na antas o 4th degree. Ang pag-appoint ng punong barangay na sinang-ayunan ng mga kagawad ay hindi na kailangan ng attestation ng Civil Service Commission. Okay, duties and responsibilities of the barangay secretary. Okay, 1. Pag-ingatan ang lahat ng mga records ng sangguniang barangay at ng barangay assembly. Ihanda at pag-ingatan ang mga minutes ng lahat ng mga meeting ng sangguniang barangay at ng barangay assembly. Ihanda ang mga listahan ng mga barangay assembly at ito ay ipaskil sa mga lugar sa barangay. Tumulong sa paghahanda ng mga kinakailangang porma sa pagsagawa ng barangay election, initiative, referendum o mga plebisito sa barangay with the coordination ng COMELEC. At number 5, tumulong sa local civil registrar sa pagrehistro ng mga kapanganakan, pagkamatay at kasal. Number 6, magtago ng update na records ng lahat ng mga naninirahan sa barangay. Gaya ng name, birthdate at birthplace, gender, civil status, citizenship, occupation at iba pang datos o pagkakilanlan. Okay, number 7, magsumiti ng report sa aktual na bilang ng mga residente ng barangay ng madalas kung kinakailangan. Yan po ang number 7.
At number 8, gampanan ang iba pang mga kapangyarihan at tumupad sa iba pang mga tungkulin at mga trabaho ayon sa inuutos ng batas o kaya ordinansa. Ayan pong number 8. Okay, at dadako naman tayo dito sa may section 395 ng Republic Act 7160 o kaya ang barangay treason. Pareho lang ang kwalifikasyon at sinasangayunan ng mga kagawad. Ngunit kailangan magbayad ng bond sa halagang hindi higit sa 10,000 piso na ang premium ay babayaran ng barangay. Duties and responsibilities of the barangay treasurer. Pag-ingatan ng mga pundo at ari-arian ng barangay. Ayan po ang number 1. Number 2, magkolekta at mag-issue ng mga official receipt sa taxes, base sa contribution, munis, materials at iba pang resources. At ang mga ito ay ilalagak sa deposito ng barangay. Ayan po ang pangalawang tungkulin ng treasurer. Magpalabas ng pundo alinsunod sa mga pamamaraang pinansyal sa ilalim ng kodigong ito. Okay, at ayan po ang number 3. Number 4, magsumiti sa punong barangay ng isang pahayag na sumasakop sa aktwal na tantya ng kita at gastos ng barangay para sa nakaraang taon. Yan po ang number 4. Number 5, maglabas ng nakasulat na report sa accounting ng lahat na pundo at ari-arian ng barangay na sa pangangalaga niya sa bawat pagtapos ng taon, kaya year-end report. Okay, at number 6, magpatutuo sa pagkakaroon ng pundo kung kinakailangan. Okay, at number 7, magplano at mag-asikaso ng mga rural postal circuit sa loob ng kanyang jurisdiction. Yan po ang number 7. At number 8, last but not the least, gampanan ang iba pang mga kapangyarihan at tumupad sa iba pang mga tungkulin at mga trabaho ayon sa inuutos ng batas kaya ordinansa. Thank you.